Halip na mag-angkat, tututukan na ng NFA, National Food Authority, ang pagbili ng bigas sa mga lokal na mga magsasaka para mapataas ang buffer stock ng bansa na mahalaga sa oras na may kalamidad o trahedya. Pero ang tanong ngayon ay kaya bang bilhin ng NFA ang bigas mula sa ating mga magsasaka, lalo't mataas ang farm input ngayon sa palay? Ang sentro na balita niya wala kay Clazel Pandilla live. Aljo Angelique, lokal na magsasaka na ang magpupuno sa kinakailangang buffer stock ng National Food Authority na mahalaga sa panahon ng kalamidad. Banta ng El Nino, malalakas na bagyo at posibilidad na krisis sa bigas. Hindi pa yan nangyayari, pero ngayon pa lang pinaghahandaan na yan ng Department of Agriculture at National Food Authority. Possibilities are possibilities. Lalo na ngayon, no, may mga kita na nakaambang El Nino, mayroong third and fourth quarter, mayroon tayong typhoons. The way to prevent that is to prepare. How? Strategies. Build up your stocks. Ang kami naman nagpiprepare, no, kung ano pang kailangan namin. Pero pagdating ng Hulyo ngayong taon, inaasahang liliit sa kalahating milyong sako ng bigas ang supply ng NFA. Katumbas ito ng isang araw na supply ng bigas ng buong bansa na dahilan ng pagsulong ng pag-aangkat ng 330,000 metric tons ng imported na bigas. Pero imbes na bilin pa sa labas ng bansa, tututuka ng NFA ang pagbili ng lokal na palay sa ating magsasaka. Ang NFA, mababa ang buffer stock niya. But, based on the RTL, hindi siya talaga pwedeng mag-import. There are areas na pwede namang puntahan nila to buy, no, at 19 pesos na procurement price nila. Dapat mag-concentrate sila so that the farmers can also benefit from the 19 pesos ng NFA na presyo. Magandang balita ito sa mga lokal na magsasaka dahil kaya naman anyang puna ng lokal na sektor ang pangangailangang buffer stock. Pero para makabili ng palay at makapag-ipon ng bigas, kailangan anyang tanggapin ng NFA ang katotohanan na masyadong mababa ang umiiral na 19 pesos na palay procurement price ng ahensya. About 20 na siguro. Talagang mas mataas pa talaga ang bili ng private sector ng palay ngayon. Lalo pa nagsisitasan po yung presyo. Masyado rin po nagmahal talaga ang production cost. Gawa ng high fertilizer prices at iba pa. Ayon sa DA, kailangan itong upuan ng NFA at irekomenda sa Agriculture Department. Pag hindi mo hindi competitive, wala kang makapuha ng buffer stock. Sa ngayon, ang presyo mataas. Dry season crop niyo mataas. And therefore, dapat makipag-compete ka or concentrate in areas na mababa yung farm gate price. Aljo Angelique, iginiit ni Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Senator Cynthia Villar na may 9 na bilyong pisong budget ang National Food Authority para bumili ng bigas at itaas ang presyo ng palay. Kaya't kayang-kaya ito para makapag-ipon ng buffer stock. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 15.30 million metric tons ang demanda ng ating bansa sa bigas. At sa taya ng ahensya, aabot sa 16.98 million metric tons ang inaasahang supply. Ibig sabihin, walang mangyayaring shortage sa bigas at magkakaroon pa ng ending stock o buffer stock na 45 araw. Aljo Angelique. Yes, okay Clay, pero ang madalas na sinasabi noon ay dapat 90 days ang buffer stock ng ating bansa sa bigas. Paano na ito mahahabol? Yes, Angelique, may mga nakabinbin pa na mga application para makapag-angkat ng bigas. At ayon sa Department of Agriculture, mahabol naman yan dahil nasa 800,000 metric tons na ng imported na bigas yung dumating sa bansa. March pa lamang yun na datos at inasahang mas darami pa sa panahon ng lean months. Magkakaroon din ng mas maraming ani ng bigas pagdating ng huling buwan ng 2023 kung saan inasahan
yung main harvest season. So talagang iginigiit ng Department of Agriculture na hindi magkakaroon ng shortage dahil sa ngayon pa nga lang ay pinaghahandaan na ito ng ahensya. At kung dati, Angelic, wala pang rice liberalization law, tatlong araw lamang yung inire-require na buffer stock sa National Food Authority. Pero dahil nga meron ng rice liberalization law, ay ginawa na itong 9 na araw. At tiwala ang DA na sapat na itong 9 na araw na buffer stock ng NFA sa oras na tumama yung mga kalamidad. Angelic? Alright, maraming salamat, Clazel Pardilla.